We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang araw. Ito ang Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Broadcasting Complex sa Iloilo City, ako po si Zen Kilantang. Higit 2 milyong pisong danyos na itala ng BFP sa nangyaring sunog sa isla ng Boracay. Samantala, insidente ng pagnanakaw sa Dagupan City at Camalig Albay sa Pulsa Video. At pagdiriwang ng Kaamulan Festival sa Malaybalay City, Bukidnon, tuloy-tuloy na ngayong Marso. Ang kabuang detalye ng mga balitang yan, abangan mamaya. Kasunod ng pagbaba ng alert level status sa ilang lugar sa bansa, ay pinaghahandaan na din ng ilang probinsya ang progressive expansion ng limited face-to-face classes. Narito ang detalye. Kamakailan lang nang inulat ni Department of Education Secretary Leonor Briones na umabot na sa mahigit 1,700 na paaralan sa bansa ang nakapagsimula na ng limited face-to-face classes sa pagpapatuloy ng expanded implementation nito. Ayon sa kalihim, sa pagbaba sa Alert Level 1 ng ilang lugar sa bansa ay inaasahan daw ng DepEd na madadagdagan pa ang mga paaralan at mga estudyante para sa limited face-to-face classes. Sa Ilocos Region, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng DepEd Region 1 sa iba't ibang paaralan para sa evaluation kung handa na ba ang mga ito para sa expansion ng limited face-to-face classes. Sa ngayon, 97 na paaralan pa lang sa Region 1 ang nagpapatupad ng in-person classes. Ang Mangaldan National High School sa Pangasinan na kabilang sa may pinakamalaking populasyon, handa na daw sa pagpapatupad ng face-to-face classes. Pero hinihintay pa ang abiso ng DepEd Region 1 sa implementasyon nito. Kasabay ng pagsisimula ng expanded limited face-to-face classes ngayong buwan ng Marso sa Bicol Region, tiniyak ng kapulisan na magiging katuwang sila ng DepEd at DOH sa pagpapatupad ng health protocols sa mga paaralan. Ayon sa PNP, mas magiging regular ang kanilang gagawing bisita eskwela para matiyak na masusunod ang minimum public health standards. Bukas rin umano ang hanay ng kapulisan sa anumang tulong na pwedeng ibigay sa publiko para maiwasan na ang muling paglobo ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa mga nasasakupang lugar. Ito naman po ay siyempre tinitingnan po natin yung safety o yung baga, hindi naman ibig sabihin na nawala na yung pandemic sa atin. Still, nandyan pa rin sa paligid natin. Sa Western Visayas, 59 na paaralan na ang nakapagsimula na ng limited face-to-face classes at nasa 40 pa na mga paaralan ang patuloy na inaasikaso ang kanilang requirements para makapagsimula na rin. Sa Alangilan National High School sa Bacolod City, maliban sa grade 12 students na kabilang sa mga sumabak na sa limited face-to-face classes, sisimulan na rin sa susunod na linggo ang expansion ng in-person classes para sa grade 7 at iba pang grade level. Inaasahan rin ang dagdag na bilang ng mga estudyante na makakasama sa special strands ng ANHS sa landscaping at computer education.
Apat na paaralan pa sa Bacolod City ang pinayagan na din para sa expanded in-person classes. Handa naman ang Davao City National High School sa pagbabalik ng face-to-face classes sa naturang paaralan na aasahang magsisimula sa susunod na buwan. We will start katong mga estudyante who are really vaccinated. Kunya, i-handle po sila sa mga teachers who are also vaccinated. And then, with the parent consent, of course, with the cooperation sa mga ginikanan. Sa executive order na inilabas ng Davao City LGU, wala itong tatanggihan sa lahat ng paaralan na mag-a-apply para magsagawa ng face-to-face classes mula kindergarten hanggang postgraduate studies, bagay na ikinatuwa naman ng Department of Education Region 11. Pero kailangan pa rin sundin ang health protocols at mag-comply sa requirements. Ako si Zen Kilantang para sa GMA Regional TV. Isang sunog ang sumiklab sa nakadaong na cargo vessel sa pantalan ng Bulan, Sorsogon. Makikita sa video na ito ang makapal na usok mula sa nasusunog na sasakyang pandagat na biyaheng San Jacinto, Masbate. Nabatid na walang pasahero ang naturang sasakyang pandagat dahil mga kagamitan lamang ang isinasakay dito. Wala namang naitalang namatay sa insidente maliban na lamang sa ilang tripulante na nagtamo ng minor injuries. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa posibleng pinagmula ng apoy at ang halaga ng kabuang pinsala na iniwan ito. Minor injury lang yung mga sa tripulante, yung pagkumbat nila ng fire, medyo may mga nasugatan ata sa kamay, pero minor lang naman. Mahigit sa 2 milyong piso ang naitalang danyo sa sunog na sumiklab sa isla ng Boracay kung saan 17 kabahayan ang tinupok ng apoy. Si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Naaabo ang 14 na kabahayan habang partially damaged naman ang 3 iba pa sa nangyaring sunog Miyerkules ng tanghali sa barangay Manokbanok sa isla ng Boracay, Aklan. Sa video na ito na in-upload online, makikita ang makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na lugar sa isla. Tumagal ng halos 2 oras bago tuluyang naapula ang apoy at idiniklarang fire out. Ayon sa Boracay BFP, nagsimula ang sunog sa bahay ni Donnelly de la Cruz at mabilis na kumalat sa mga katabing bahay. Sa initial na investigasyon, lumalabas na electrical short circuit ang dahilan ng sunog. Nagaling niya sa main line ng poste, nakahang ang kuryente sa puno ng mahogani. So sa baskog hangin, so na open ang insulator, naputol ang main line kagandagdag sa bubungan sa KR. 2 residente ang nagtamo ng first degree burn matapos mapaso habang nag-i-evacuate sa lugar. Tinatayang umabot sa 2 million pesos ang iniwang danyos ng sunog. Dati good sir, kay dikit-dikit ang mga pamalay. Sir, light materials sir. Mix siya, may concrete kag may light. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Boracay BFP sa nangyaring sunog. Ako si John Sala para sa GMA Regional TV. Panloloob ng isang lalaki sa isang bahay sa Kamalig, Albay sa Pulse CCTV. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Sa Pulse CCTV camera ang nangyaring panloloob ng isang lalaki sa isang bahay sa Purok Sais, Barangay Baligang, Kamalig, Albay. Sa videong ito, makikita ang unang pagtatangka ng suspect na pumasok sa garahe ng bahay. Ngunit nang tumahol ang aso, ay bigla itong umatras. Hanggang sa umikot ang lalaki sa gilid ng bahay at doon umakyat hanggang sa makapasok sa second floor kung saan naroon ang mga kwarto. Doon na nangyari ang pagnanakaw ng mga gadget ng naturang suspect. Basta po, pagkagising ko po sa umaga, nailing ko po sa mga gamit ko, nakawaga sa may gate. Tapos pag iling ko pang aparador, nakabukas na. Sa kabuuan, tinatayang nasa 90,000 pesos ang halaga ng mga natangay ng suspect na kinabibilangan ng 4 na cellphone, 1 tablet at cash. Pagkatapos makuha ang mga naturang gamit, nahagip pa din ng CCTV ang pagbaba ng suspect sa dati nitong dinaanan habang dala nito ang mga ninakaw na gamit. Nabatid na hindi lamang ito ang unang beses na nakuhanan ng CCTV ang pagnanakaw ng suspect sa naturang bahay. Sa mga araw po kaya na cases, lalo na very malinawon ng baga po itong CCTV footage, kaipuhan po i-refer ito sa proper authority, bako po sa social media. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad habang mayroon na umanong lead na tinitingnan ang kapulisan sa naturang insidente. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV.
Dahil umano sa naipong galit, pinagtataga hanggang mamatay ni Luz Marie de la Cruz, 58 anyos ang asawa nitong si Florencio, 69 anyos sa kanilang bahay sa Barangay Santa Cruz sa bayan ng Murcia, Negros Occidental. Matapos ang 36 na oras na reglementary period, nakalabas na kahapon ang suspect sa detention cell ng Murcia Police Station. Ito'y dahil na pagdesisyonan ng 10 anak ng mag-asawa na hindi na magsasampa pa ng kaso laban sa kanilang ina. Nakita daw kasi nila ang mga sakripisyo ng ina sa pagmamalupit sa kanila ng kanilang ama. Sa kabila nito, ayon sa pulisya, ay tututukan nila ang sitwasyon ng mag-anak para maiwasan ang posibleng paghihigante ng mga kaanak ng biktima. Sir, Diyos na lang bahala sa amon, sir. Diyos na lang bahala sa amon. Mundang namong ginasandigan, sir. Commission on Human Rights magsasagawa ng investigasyon kaugnay sa tangkang pagpatay kay Infanta Mayor America. Interfaith prayer rally isinagawa sa harap ng munisipyo ng Infanta. Narito ang report ni Lorenzo Ilagan ng GMA Regional TV, Balitang, Southern Tagalog. Nagsagawa ng isang interfaith prayer rally ang lokal na pamahalaan ng Infanta kasama mga pastor at kawani mula sa iba't ibang simbahan, organisasyon at tanggapan ng bayan upang sama-samang ipanalangin ang agarang paggaling ni Mayor Filipina Grace America. Matatanda ang pinagbabarilang alkalde nitong Linggo nang hindi pa nakikilalang suspect. Actually, it's very solemn. It's a night of a prayer for immediate healing ng ating punong bayan. At the same time, a prayer to call for justice. Pinagdasal din nila ang katatagan ng loob at katapangan ng mga nakasaksi sa pamamaril upang kusang lumantad at magbigay ng karagdagang impormasyon sa pulis para sa ikalulutas ng kaso. Pero bukod din po doon, may mga pagpupulong kami. Ipinapakonvene ko agad ngayon ang Municipal Peace and Order Council para mapag-usapan ho natin, pa-review yung lahat ng mga posible pa po nating maging source of information para mapadali ho yung pagresulta o resolba ng kaso pong ito. Samantala, magsasagawa rin ng investigasyon ng Commission on Human Rights o CHR. Ayon sa pahayag ni CHR spokesperson Jacqueline Andigia, layo ng komisyong tumulong sa paghahanap ng katotohanan at hustisya. Nakakabahala rin daw ang mga paglabag sa mga karapatang pantao. Ako si Lorenzo Ilagan para sa GMA Regional TV. Tatlong katao ang nahuli sa isinagawang raid ng National Bureau of Investigation Cebu District Office sa dalawang establishmento sa lungsod ng Mandaue sa probinsya ng Cebu noong nakaraang Linggo. Isinagawang operasyon ng mga ahente sa dalawang spa parlor sa Barangay Banilad. Ito ay dahil sa di umano'y paggamit nito bilang front sa prostitusyon. Qualified human trafficking ang isa sa pangkaso laban sa mga nahuli. Tatlong agila ang pinakawala ng mga kawani ng DNR at Albay Park and Wildlife sa Mount Masaraga sa Ligao City, Albay. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng selebrasyon ng World Wildlife Day. Ang mga Philippine Serpent Eagle na ito ay aksidenteng nakuha ng mga residente mula sa Albay, Sorsogon at Camarines Sur kung saan ilang buwan munang inalagaan ng mga ito sa rescue center bago pinakawalan sa kanilang natural habitat. Ayon sa DNR, ang aktibidad na ito ang magiging daan upang mas dumami ang naturang species at makakatulong sa ecosystem restoration. Nagpaalala rin ang ahensya sa publiko na sakaling makakuha ng endangered species sa kanilang lugar, agad itong ipaalam sa mga otoridad para maprotektahan. Tutuwa nga kami kasi mukhang aware na yung ating mga mamamayan, mga kababayan, sa kahalagahan itong mga wildlife. Ito ang inyong Regional TV News. Lubhang pagkabigla at mabuti na lang daw at hindi inatake ng sakit sa puso itong isang consumer ng kuryente mula Cebu City nang matanggap ang kanyang electric bill na umabot sa 877,000 pesos. Ano naman ang eksplanasyon dito ng Visayan Electric sa Cebu City? Ating alamin sa report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Besdak. Nag-viral itong post ng isang consumer ng kuryente sa Barangay Luz, lungsod ng Cebu, matapos matanggap ang electric bill sa buwan ng Pebrero. 877,045 pesos kasi
ang bill sa kuryente ng pamilyang punay. Ikinabigla nila ito dahil hindi naman daw mansyon ang kanilang bahay. 4 to 7,000 pesos lang ang range ng kanilang binabayaran buwan-buwan. Meron naman daw ilang appliances sa kanilang bahay, pero lubhang mataas ang naturang bill ayon sa mag-anak. Ang bahay, sir, gamay namin kayo mo bahay, sir. Ang kantidad sa electricity kay Ingonato, kanda ko, mara na shop ni, sir. Pagdawan na ako sa bill, sir, mura kong siguro na ako'y sakit sa kasing-kasing. Ambot lang, matakihon siguro ko, di ka matakihon, anong almost 1 million? Mm-hmm. Aga naman 1 million, makapalit naman taong nagsakyanan, anak. Ayon naman sa Visayan Electric, mga langit mag-dispensa nga nung naabot gito sa Ingon Ingato, yung hitabo magod atong iyang account, nailisan to siya og meter. Unya, kung mag-ilis ta og meter, kuwaon man na to ang removal reading, di ba? Sama sa atong dimension ganina, nga ang kanang meter na to, nag-accumulate na ang iyahang reading. Aminado ang kumpanya na maraming reklamo ang lumabas dahil sa pagtaas ng bayarin sa electric bill sa buwan ng Pebrero. Sa ipinatawag na physical at virtual press conference ng kumpanya, nilinaw nito na ang nangyari ay bill lumping o kabuang singil dahil hindi nag-meter reading ang mga kawani ng Visayan Electric nang tumama ang bagyong Odette dahil mas inuna ang restoration ng supply ng kuryente. Wala tayo reading atong mga bulana. Unya, pag-abot sa February, mo na nang na hitabo nga na lump siya. Kay wala man ta nag bill ato. Unya, pag-abot sa February, dili na po na mo pwedeng buak-buakon. Na mao ni mong bill sa December, mao pwede mong bill sa January, mao pwede mong bill sa February. Sa mga nabibigatan sa babayarang bill, suhestyon ng Visayan Electric sa mga consumer nito ang staggered payment o tingi-tingi. Pero kailangan pang makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa ganitong scheme upang maaprubahan dahil mayroon pang initial payment na kailangang i-comply. Dagdag pa ng Visayan Electric na salungat sa paniniwala ng karamihan, hindi nila ipinasa sa consumer ang gastos sa replacement ng mga nasirang poste, kable at transformer dahil sa hagupit ng bagyong Odette. Ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV. Kaanak ng lalaki na binugbog sa jeep terminal sa Bacolod City, humihingi ng hustisya. Pulisya hinihintay na magsampa ng pormal na reklamong lalaki para masampahan ng kaso ang mga nambugbog sa kanya. Si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, nakatutok. Hindi bababa sa 10 suntok ang tinamo ng lalaking ito matapos pagtulungan sa terminal ng jeep sa Bacolod City nitong linggo. Ilang beses din itong hinampas ng tubo. Nakilala ng GMA Regional TV ang lalaki na si Jason Diocades, 32 anyos at driver ng jeep na may rutang Bata Libertad. Ayon sa kanya, may sinita itong driver din ng jeep matapos umanong nag-cut sa kanyang lane. Nang dumating na sila malapit sa terminal, ay doon na sila nagkahamunan ng suntukan. Muslingo ito yun, sumbaga na itadwa. Tapos pagkabuta niya, mapatay ka ni Karunya, ay damo sa galing migo gali. Ang bungakala ni Diocades ay dalawa lang silang magsusuntukan at hindi niya inakala na pagtutulungan siya ng grupo ng kanyang nakaalitang kapwa driver. Kaya tumakbo ang biktima at tumawid sa overpass hanggang sa nakarating sa terminal. Dapat niya kung may mga grupo sila, pamangkot na yung blaw, natin sila magbulig blaw. Ay kung grupo lang, damo ko man migo dream mo, galing kay. Ay good. Matagal ng driver si Diocades, bumalik ito sa Bacolod City mula Maynila at pansamantalang naninirahan sa Barangay Bata. Ang asawa at apat na anak naman nito ay nasa bayan ng Hinubaan. Hiling naman ganak ni Diocades na mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Tanila man, untatana nila ang ginahimo nila sa isig katao nila. Tising ko ang ginpabayaan na nila, ginpakastigo lang nila. Hamak mo ng pila katao kung ito nagkastigo sa iya. Pag-amin ni Diocades, nagsisisi din ito dahil nagpadala siya sa kanyang emosyon at init ng ulo. Pero kahit daw na nagtamo ng mga sugat sa pambubugbog, ay hindi raw ito magsasamad ng reklamo. Hindi raw kasi niya kilala ang mga nambugbog sa kanya. Ang Bacolod Police Station 3 naman ay inabusuhan si Diocades na magsapa ng formal na reklamo para maimbisigahan at hindi na din maulit ang nangyaring insidente. Ako si Adrian Prietos para sa GMA Regional TV.
Arestado ang isang big-time drug trader na sangkot umano sa distribusyon ng shabu sa Metro Manila at gitnang Luzon sa isinagawang entrapment operation sa Barangay Lias, Marilao, Bulacan. Nakumpiska sa operasyon ng pinagsanib puwersa ng otoridad ang 60 kilos ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 408 million pesos. Kinilalang suspect na si Halon Lorenta, residente ng Bacoor, Cavite. Ibinalot ang mga shabu sa Chinese tea bags. Nahaharap ang suspect sa paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165. Subject ng patuloy naming investigation ngayon kung saan yung pinaka-source nila, although na-monitor nga namin na sa Cavite nanggaling talaga yung drug. So inaano pa po namin kung sino yung mga asapwat niya, dahil imposibleng isang tao lang naman po ang nagmamanage ng ganong kadaming droga. Pagnanakaw sa nakaparadang tricycle sa Dagupan City sa Pulsa CCTV. Tricycle inabandona matapos maubusan ng gasolina. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang nakaparadang tricycle sa gilid ng National Highway ng Barangay Bunuan, Gisset, Dagupan City. Makikita ang paglapit sa tricycle ng dalawang binatilyo. Ang isa nagsilbing lookout habang palihim namang sinira ng isa pa ang lock ng nakaparadang tricycle. Bahagyang huminto ang dalawa nang mapansing may dumang tao. Pero pagkalipas ng ilang minuto, muling bumalik ang mga magnanakaw at tuluyang tinangay ang tricycle. Aburido. Parang umiiyak na. Siyempre, hinuhulugan yun. Nawampay, bombuan. Kinabukasan, nakita ang tricycle na inabandona sa bahagi rin ng barangay. Naubusan umano ng gasolina ang tricycle, kaya iniwan ng mga magnanakaw. Naibalik na ang tricycle sa may-ari. Siguro po, dayo po kasi hindi po nila alam na may CCTV footage, CCTV doon sa lugar. Kaya biglaw lang pong kinuha yung motor. O, tinatiming din po kasi if ever na may dadaan na sasakyan, umaalis sila. Tapos may yung lookout po, sinasabihan niya po yung kumukuha ng tricycle. Madilim ang kuha ng CCTV camera, kaya hirap ang barangay na tukuyin ang pagkakakilanlan ng dalawa. Ayon sa barangay dust officer, ilang insidente na ng pagnanakaw ang naitala sa barangay, kabilang ang nakawan ng kalapati at panloloob sa mga bahay. Sa hirap ngayon sir, kuminsan talagang pumapasok yan sa kone. Yung tawag dito, yung kumakapit sila sa patalim, para lang magnakaw, especially ginagamit nila usually kung minsan yung mga minor di edad eh. Ako si Russell Simorio para sa GMA Regional TV. Mararamdaman pa rin ang epekto ng easterlies o ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Ito rin ang magdadala ng isolated rain showers o thunderstorms sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Base sa Tropical Cycle Threat Forecast ng PAGASA, posibleng mabuo na low pressure area ngayong Linggo pero mababa ang tsansa nito na maging isang bagyo. Ganun pa man ay posibleng magdala ito ng pag-ulan. Ito ang inyong Regional TV News. Ating alamin ang COVID-19 update sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa mundo sa report ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa datos ng Johns Hopkins University in Medicine Coronavirus Resource Center, umakyat na sa 440,350,257 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa mahigit 5.9 million dito ang mga namatay. Sa Pilipinas, nakapagtala ng 989 new COVID-19 cases ng DOH kahapon, kaya umabot na sa 3,664,905 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa bansa. Nasa 1,165,315 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Quezon City pa rin ang pinakamataas na kaso na umabot na sa 243,383, sinundan ng 146,240 na kaso ng lungsod ng Maynila at 84,497 cases sa Pasig City. Sa Region 1, umabot na sa 118,951 ang bilang ng tinamaan ng virus. 158,561 cases sa Region 2. Nasa 1,475 ang aktibong kaso sa Region 3. 117,918 cases sa Cordillera Region.
Sa tala ng DOH, pumalo na sa 652,712 ang naitalang COVID-19 cases sa Region 4A. 43,760 cases sa Region 4B. At 65,556 sa Region 5. Sa Region 6, umabot na sa 181,989 ang kaso ng COVID-19. 180,702 sa Region 7. At 61,951 cases sa Region 8. Sa Mindanao, 65,460 ang confirmed COVID-19 cases sa Region 9. 100,091 sa Region 10. 134,913 sa Region 11. 69,711 sa Region 12. 58,623 sa Region 13. At 19,680 sa BARM. Ako si John Sala para sa GMA Regional TV. Puting kalabaw kinagigiliwan sa Pidig, Ilocos Norte. May report si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV, Balitang Amyana. Kinagigiliwan ang puting kalabaw o tinatawag na albino carabao sa Pidig, Ilocos Norte. Toro ang ipinangalan sa 4 na taong gulang na puting kalabaw ng kanyang amo na si Manong Rodrigo Pascual na isang dating sundalo at ngayon ay piniling magretiro bilang isang magsaka. Bukod sa puting balahibo, ay mamula-mula ang balat nito at kakaibang ganda ng mga mata nito. Guwapo at tisoy ang madalas na sambit kapag nakikita ng ibang tao ang kalabaw. Ito sir, yung lola niya, itim. Tapos yung lola niya, nanganak ng puti. Kaya ang nanay niya ito, puti. Pero ang tatay niya naman, itim. Hindi ko alam sir kung paano nangyari yung ganito. Kasama na sa pagsasaka ni Manong Rodrigo si Toro. Napakasaya rin daw niya kapag kasama niya ito. Nung pansir, mabait ito. Maliit pa nung tinuruan ko na mag-araro. At saka pinaghahakot ko ng dayamin. So sa albino, puti po yung balat or medyo pinkish. Tapos yung mga circles dito sa eyes, sa mga extremities, medyo pinkish siya. Kasi wala yung pigment ng balat. Samantala, madali rin umanong maturuan ng tricks ang itim na kalabaw ni Manong Rodrigo. Ang isang ito, kayang lumuhod bago siya makasakay rito. Ako si Joan Punsoy para sa GMA Regional TV. Matapos suspendehin dahil sa pandemya, muling ibabalik ang pagdiriwang ng Kaamulan Festival sa Bukidnon. Kaya naghahanda ng provincial government para sa mga on-ground at virtual na patimpalak. Ang detalya sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV, One Mindanao. Nagdadalawang taon na matapos pansamantalang ihinto ang pagdiriwang ng Kaamulan Festival sa probinsya ng Bukidnon dahil sa pandemya. Pero ngayong taon, pahihintulutan na ito ng Provincial Tourism Office. Ang selebrasyon ay magsisimula na sa Marso 16 hanggang sa Abril 13. Ang Kaamulan Festival ay ang pagbibigay halaga sa kontribusyon ng 7 tribo sa Bukidnon. Ang tribong Talaandig, Higaonon, Bukidnon, Uyamnon, Matigsalog, Manobo, at Tigwahanon. From the word Kaamulan is amul. Amul means is amul-amul together. So that's either festivity, either a wedding, either a harvest. So Kaamulan, from the word Kaamulan is already festival. So that's the main reason why we celebrate Kaamulan. Ayon sa Provincial Tourism Office, lilimitahan ang audience na manunood sa on-ground events habang ang ibang aktibidad virtual na lang sa pamamagitan ng Kaamulan Festival virtual page. Masasaksihan pa rin ang mga major events tulad ng ethnic rituals, soil painting and instrument making, ethnocultural presentation, at ang tribal wedding. Pero wala na munang Kaamulan street dancing para maiwasan ang pagtitipo ng mga tao bilang pagsunod na din sa health protocols. We celebrate Kaamulan in some activities nga dili sad kaayo makagather og tao. Although dili mo makaanhi, but we have prepared virtual presentation sa inyuha, labi na sa Laga, and aside from that, sa itong piniliapan. Ako, si James Paulo Yap, para sa GMA Regional TV.
Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa ating official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.